Magandang umaga mga ka-RSP at welcome po ulit sa mga pagkain na malapit sa puso at panlasa ng mga Pilipino. Sarap Pinoy! Tuloy-tuloy lang po ang pagluluto natin sa Sarap Pinoy ng masarap na at healthy pa sa pangangatawan at sa ating bulsa. Kaya naman ngayong umaga ang iluluto natin ay ginisang gulay. Ito po ang mga ingredients na ating kakailanganin. Okay, pag mainit na po ang ating mantika, pwede na tayong mag-gisa. Unahin na natin ang ating bawang at ang ating sibuyas. Ilagay na rin po natin ang ating luya. Haluin. Pwede na natin ilagay ang ating kamatis at ang ating bagoong alamang. Halo-halo na natin yan. Igisa lang po muna natin. Lagay na po natin ang ating talong. Ibubuhos na natin itong ating sabaw. Dito po natin pinakuluan yung ating kangkong, kalabasa, at ang ating hipon. Katapos niyan, hintayin lang po natin kumulo. Ayan, kumukulo na. Timplahan lang natin, lagyan natin ng patis. Tapos, ilagay na natin yung ating patola. Paglagay ng patola, isabay na rin natin itong ating siling haba. Huwag po kayong matakot mga mommies kasi ito pong si ating siling haba. Hindi naman po tumaanghang. Actually, this will just give aroma to our dish. Tapos, takpan ulit natin. Pakuluan natin ng another 3 minutes. Ayan, kumukulo na. Pwede na natin ilagay ang ating kangkong. Unahin na natin yung tangkay ng kangkong. Pagkatapos, lagay na natin yung ating kangkong leaves at ang ating malunggay leaves. Haluin ko lang ha. Haluin muna natin para ma-absorb din yung sabaw. Pagkatapos nito, pag okay na, pagkahalo, lagay natin ang ating hipon. Halo lang ng onte at lagay na ang ating kalabasa. At tapos na. Pasimmer lang natin ng onting minuto. At pagkatapos nito, tikiman time na! It's tikiman time! Tikman na natin ang ating ginawang ginisang gulay. Siguradong mapapadami ako sa kanin ito. Ang sarap! Sarap talaga. At perfectly cook lahat ng gulay na nilagay natin. At alam niyo po ba na talagang masustansya to dahil itong simpleng dish na to ay rich in iron, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, at meron pa po tayong protein na makukuha mula sa ating hipon. Kaya di ba, it's a complete meal na perfect pang pamilya, masalo na sa ating mga chikiting. At sigurado ako magugustuhan nila dahil napakasarap po talaga, perfect match sa kanin. Kaya naman po, samahan niyo po ulit ako sa aking mga susunod na lulutuin. Ang mga pagkain na malapit sa puso at panasa ng mga Pilipino. Sarap Pinoy! Until our next cooking, ito po ulit sa Carla Paderna.